fry. So, lagay lang tayo ng oil konti. Iuna natin yung egg. Pero, ano lang siya. Medyo i-half cook natin. Nilagyan ko ito ng patis, yung egg. Then, set aside natin ito. So, lagay natin yung onion. So, ito tawag dito is chayote squash and egg stir fry. Nilagyan ko lang siya ng onion slice kasi gusto ko lang siya na may added ng texture. So, nilagyan natin siya ng onion. Then, lagay na natin yung garlic. Yan. Nilagay na natin yung chayote. Ano to ha? Mga 1/4 inch siguro yung kapal niya. And then, fish sauce. Pepper. Chayote, pwede rin namang zucchini to. Instead of chayote. Tapos kung gusto niyang gawing vegetarian, pwede kayong mag-substitute kayo ng soy sauce na vegan o yung vegan na fish sauce. Pwede pa rin naman yun. O kaya yung coco aminos na soy sauce. Pwede niyong tanggalin yung fish sauce kung gusto niya siyang pure na vegan. Okay, so, lutuin lang natin yung chayote hanggang sa medyo parang crunchy lang siya, pero luto naman kasi ayaw naman natin ng lamog. Di siya masarap pag lamog eh. So, high heat natin para hanggang sa mag-crunchy lang siya. Pwede nyo naman lagyan ng pork yung na-slice nyo ng makakaba na belly pork. Yung belly part instead na egg. Pwede rin naman yun. Hindi ko alam kung anong tawag na nila dun. Pero pwede rin yun. Tayo nagbibisa tayo, diba may kamati? So, ito wala. Walang karne na yung guys kasi reklamo na sila pero hindi sila kanin. So, fish and veggie tayo ngayon. Yan. So, kung gusto nyo siyang pure vegan,
Ang dami na lang yung pisos, pwede na bang yung coco amino na soy sauce o yung organic na gluten free na nabibili naman sa mga grocery or soy sauce. Soy sauce na gluten free o yung coco amino. Yung pwede siyang ipalit para maging food vegan siya. O yun nga, pwede rin yung substitute ng vegan pisos. Ayun, kung hindi naman tayo diet, pwede rin siyang lagyan ng deli strip. Then, balik na natin yung egg. Ganun lang natin ng konti para huwag siyang durog na durog. Para add on texture pa rin kasi yan.